Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon ay Miyerkules Santo na. Tayo'y palapit na ng palapit sa ating paghahanda ng ating mga kaluluwa, ng ating sarili. Kaya naman, ngayon, ating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na loob ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong aminawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay nananabik akong malaman kung anong ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimaksik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol ng bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok at balbas, gayon din nang lurahan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila ay di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko ay di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngahas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi. Napahiyang lubos sa pagkaonsyami. Sa mga kapatid mong parang ako'y aba, kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko, sa akin bumagsak ang paghamak sa iyo.
Poon ako yung dinggin sa panahong iyong bigin. Kaya naman ako'y wala ng magawa. Ang inasahan kong habag ay nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain nang ako'y magutom, ang dulot sa ako'y mabagsik na lason, suka at ditubig ang ipinainom. Poon ako yung dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ang Diyos aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilinggoy di malilimutan. Poon ako yung dinggin sa panahong iyong ibigin. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Hari namin, Jesucristo, ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapiyestahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng guro, malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos na Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga minamahal na mga kapatid, tayo ay Miyerkules Santo na at muli ang paalaala sa atin ng mahal na araw, nawa meron tayong ginagawang paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. No? Merong ginagawa. Ano yung ginagawa? Pagbabalik loob, pangungumpisal, pagkakawang gawa, at lalong higit, pagdadasal ngayong panahong ito.
bakit mo gagawin yan? No. Sapagkat ang at gayon yun ay pagkapalalim ng ating relasyon sa ating Panginoong Diyos at kaligtasan ng ating kaluluwa. No. Kaya magsasakripisyo ka, magtitiis ka ngayong panahong ito para ikaw ay ligtas. No? Parang kaluluwa mo, ligtas. No? Minsan sabi ko nga po, ang isang paalaala ko, ngayon pa lamang na ikaw ay buhay, matuto kang magbalik loob, matuto kang magsisi, matuto ka ng magbagong buhay. Sapagkat sa kabilang buhay, ano, hindi ka makakaasa sa mga taong iniwanan mo sa iyong anak, sa iyong kapatid, sa iyong asawa, na lagi-lagi kang ipagdadasal nila. Hindi ka nakakasigurado na araw-araw, ikaw ay kanilang ipagmimisa, ikaw ay ipagsasakripisyo nila, ikaw ay ihihiling, hihingin sa Diyos ang iyong kapayapaan. Hindi ka nakakaasa sa kanila. Kaya ngayon pa lamang na ikaw ay buhay, malakas, diyan mo gawin ang lahat. Pagdadasal, pagbabalik loob sa Panginoong Diyos. No? Pagsisisi sa kasalanan. Sapagkat sa kabilang nga, kahit tayo'y mahal ng ating mga kapatid, magulang, kasamahan ng mga community'ng ating kinabibilangan, hindi araw-araw may pagdadasal ka. Kaya hanggat ngayon tayo naririto, tayo'y magbalik loob sa Panginoong Diyos. Tingnan natin ang naging buhay ni Judas Iscariote sa mabuting balitang ating napakinggan. Dumating ng oras para sa Jesus ay ipagkanulo. Kung ating titingnan, anong naging dahilan, malalim na dahilan ni Judas at sa Jesus ay kanyang ipinagkanulo sa mga Pariseo para siya ay hulihin, dakpin at siya ay ipapatay. Una, marahil kung ating titingnan sa naging buhay ni Judas habang kasama sa Jesus, siya'y ganid sa pera. Sabi, laging binabanggit yan ni San Juan, sa aklat ni San Juan, na si Judas ay ganid sa salapi. Selfish yan, makasarili. At ang sabi, siya'y nagnanakaw sa kaban ng kanilang community. Ganyan siya. At ginagamit niya ang pagsama niya kay Jesus para matakpan ang kanyang masamang intensyon. Sipin ninyo, ganyan ang masamang tao. Kahit si Jesus ay ginagamit para matakpan ang kanyang kasamaan. No? Marahil ay mukha siyang maamo, pero sa kaibuturan ng kanyang puso ay hindi. Madilim. May masamang balak. Padalawa pang pwedeng maging dahilan bakit niya si Jesus pinagkanulo, dahil sa kanyang pagiging Mesiyas. Hindi niya kaya ang magmisyon. No? Hindi niya kaya ang magmisyon. Yung ginagawa ni Jesus na pagtulong sa mahihirap, yung kanyang pagpapagaling, yung kanyang pagmamahal sa mga tao, hindi kaya ni Judas. Hindi niya kayang gawin yung kanyang misyon. Kaya ipinagkanulo niya si Jesus. At kung inyong titingnan, kailan parang si Judas ay nagbalik loob sa Diyos kay Jesus? Mapansin ninyo yung senaryo na ibinalik ni Judas yung 30 salaping pilak sa mga Pariseo. Nung isauli niya
yung kanyang, yung ibinayad sa kanya, ibinalik niya sapagkat may nararamdaman siya, tao yan. Siya'y sa kanyang puso, may nararamdaman siya. Siya'y lubhang nalungkot sapagkat nung makita niyang si Jesus ay hinahagupit na, hinuhuli na, pinahihirapan na, iba na ang kanyang nararamdaman sapagkat siya'y tao. Siya'y nahabag. At doon, ibinalik niya, nung ibalik niya yung 30 bilak na ibinayad sa kanya para ipagkaduloy si Jesus, doon, nabago ang kanyang puso'y parabang nabagabag. Pero, hindi kinaya ng kanyang kawalang pag-asa. Hindi kinaya ng kanyang kawalang pag-asa na siya'y pwede pang magbago. Matindi ang kanyang remorse. Matindi ang kanyang pinagdaanan ng kanyang konsensya na sa isip niya, wala na akong pag-asang kahabagan ng Diyos. Kaya siya'y sa kanyang sarili, winakasan niya ang kanyang buhay. Sapagkat ramdam niya'y wala siyang, hindi na siya kakaawaan ng Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, ngayong panahong ito ng Kwaresma, kapag ka iginib up natin yung ating pagiging makasarili sa maraming bagay, sa mahabang panahon, marami kang parang hindi mo kayang isuko dahil ramdam mo, iyo yan eh. Pero pagka yung bagay na yung pagiging selfish mo, iginib up mo yan, diyan pa lamang magsisimula ang iyong pagbabago. Diyan pa lamang, diyan ka pa lamang makakaranas ng ganito pala ang maawa. Ganito pala ang mahabag sa kapwa. At diyan, papasok sa iyo ang grasya ng Diyos. Pag ikaw ay nag-give up na ng maraming bagay na iyong kinikimkim sa iyong kaibuturan ng iyong puso. Kaya ang panahong ito ng Kwaresma, pagre-release, pagbibigay ng ating sarili, paglalabas ng lahat ng sama ng loob na bunga ng iyong matinding kasalanan. Kaya ang pari ngayong panahong ito'y basurahan ng inyong mga kasalanan. No? Itatapon yung lahat iyan sa confessional box. Lahat ng iyong basura sa iyong buong nagdaang taong kasalanan mo na nagpapahirap sa iyo, dumi sa iyo, sa iyong buong pagkatao, itatapon mo yan kay Father sa awa at habag ng Diyos. Kaya ngayong panahong ito, ang mga pari ang inyong basurahan at kami handang kayo'y tulungan, no? Para kayo'y gumaan at makaranas kayo ng awa at habag. Nandyan ang ating Chapel of Reconciliation. Yan ay maghapon. Nag-aantay sa inyo para kayo magbalik loob sa ating Panginoong Diyos. Si Judas, hindi niya alam na ang Diyos ay maawain at mapagpatawad. Hindi niya alam na siya'y mahal ng Diyos. Sapagkat buong buhay niya, namuhay siya sa kasakiman. Kaya nawa, itong buong panahong ito ng Kwaresma, mamuhay tayo sa awa at pag-ibig ng Diyos. Dahil sa kanyang awa, sa kanyang pagmamahal, tayo makakaranas ng mga pagpapala at biyaya. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Kapuri-puri ka, Diyos ang manglumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maya-alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo, mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mong ang pagganap namin sa kasalukuyan ng sa pagkapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Nababanaaga na namin ang pagdiriwang ng kanyang pagkapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Ninarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaaling namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Awitin natin ang Ama namin. Sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Salanan sa peace
Ang second collection po ay para sa Alay Kapwa, para sa patuloy ng pagpapaulad ng parokya at pambansang tambanan ni Santo Padre Pio, at para sa may pangangailangan ng matatanda at may sakit ng mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Panginoon, iyong pugasan kasalanan sa amin ay likhain bagong puso at damdamin ngayon nga sa 40 sa amin ay likhain bagong puso at damdamin ngayon nga sa 40 Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak na sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap, ipagalob mong kami makapanalig ng wagas sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing Santo Malinyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit ang aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po'y pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumasampalataya.
Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikan, taimtiman. Di na muli magkasala, sunod lagi sa Diyos, amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tamapagitan. Amen. Magsipo muna ko sandali para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais natin palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyanya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Maikisuyo po kami na pakiscan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikompleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, Archdiocese Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kuwaresma, tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Ikalima, makikita po ninyo sa ating screen, sa ating FB page at sa ating mga tarpaulins sa paligid ng pambansang Dambana ang hanay ng mga gawain ngayong mahal na araw. Tayo pong lahat ay inaanyayahang magnilay at makiisa sa mga pagdiriwang. Ika-anim, mga kapiyo, upang tulungan tayo sa pagpapalalim ng pagninilay ngayon ng mga mahal na araw, inaanyayahan namin kayong manood ng live sinakulong ngayong Miyerkules Santo sa Divine Mercy Sanctuary for Pilgrims sa ganap na ika-anim ng gabi. Halina tunghayan ang pagpapakasakit ng Panginoon sa makabagong panahon. Ang susunod pong misa ay sa ganap na alas 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan, mga dasalan. Inyo pong ilabas ang inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan, mga langis, mga rab, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong dularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin na loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Migyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Habagin o Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buot kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Habagin o Maria, napupuno ka ng grasya.
ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buot kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin na loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang badalabis ay inayalay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.